师傅。Hi guys, so magandang hapon. It's May 26, so it's Friday. Medyo a little bit na nabuboard ako sa boarding house. So ngayon is sama ko kayo. Maglalakad-lakad tayo papuntang Dagat. Like 10 minutes para makapaglakad ng Dagat. So malapit lang siya sa boarding house namin. So I'll just a little bit walk para ma-refresh yung mind and yung soul. So mag-meditate lang ako doon. A little bit. Lapit lang siya sa highway, so nilakad ko lang siya. So yung banda doon is Dagat na. So come on. Medyo maraming tao, pero okay lang. Piling ko high tide yung Dagat. So let's go! So, ngayon is nakaupo tayo at ganda.
gusto ko maligo. Pero ako lang kasi mag-isa. Then, ayun lang, magmumuni-muni lang tayo. Kasi minsan kailangan natin mag-relax. Kailangan natin magkaroon ng me time. So, pangalawang beses ko na dito sa Palm Beach. Medyo maraming ang tao ngayon. Siguro nga kasi bakasyon na ng mga estudyante. Tapos, ang ganda yung dagat. Gusto ko talagang maligo eh. Kaso lang, nag-aalangan ako. Ako lang kasi mag-isa. Kaya nga, diba? Me time nga. But anyway, ayun lang. So, samahan niyo ako. And I hope kayo rin sa mga nanonood, magkaroon kayo ng sarili niyong me time. Kasi napaka-importante yan sa atin. Pagka yung tipong marami ka ng iniisip, or marami ka ng gustong gawin pero hindi mo magawa. Yan. Me time para mapag-isip-isip mo siya ng maayos at magkaroon ka ng peace of mind. So, here's my view. So, ito yung view ko. Ayan. Napakakalma ng dagat. Sobrang kalma. Sa akin, I think it's been 2 weeks or 3 weeks ako since nakapag-me time ako dito. So, ang sarap ng pakiramdam after that kasi parang na-refresh ako. So, ayan. Diba? Masyadong malawak. Sobrang lawak. Yung tipong may mga bagay na nakikita mo pa. Pero yung iba sobrang blurred. As in super blurred. Makikita ka masasaya. Nag-enjoy lang. Yung iba just going with the flow. Hindi nagpapaka-stress. Kumbaga. Minsan, kailangan mo rin ma-realize na yung buhay hindi lang naman nasa apat na sulok ng kwarto. Yung buhay ay napakalawak. Marami kang pwedeng tignan, marami kang pwedeng puntahan, marami kang pwedeng makita. Yung tipong hindi mo sasabihin sa sarili mo na okay na ako dito. Pero, hindi ka naman masaya. So, nakakatuwa kasi yung tipong creation ng Lord. Saan yung mangungusap sa'yo eh? Na, ano ba yung buhay? Ano ba gumagalaw ang buhay? Ngayon is, supposedly, yung bagyo na inaabangan namin, is ngayon halos sa tama. Hindi man maglalantol pero, mararanasan namin yung hagupit niya. Pero, nasa dagat na ako ah. Nakikita ko, napakakalma pa rin. Parang walang mangyayari. Yung mga tao, nag-enjoy. Yung mga hayop na nadaanan ko, okay sila. Nakakain, masaya. So, parang sa buhay natin, di ba? Yung buhay is punong-puno ng mga surprises. Yung buhay ay punong-puno ng mga bagyo na mga hindi natin inaasahan. Pero katulad nitong dagat na to, pwede tayong kumalma. Pwede tayong maging still. Tayaan natin yung Lord na kikilo sa buhay natin. So, sa araw na to, sa hapon na to, sobrang na-realize ko na kung gusto mong lumabas, lumabas ka. Huwag mong i-depend yung sarili mo sa isang tao. Gumawa ka ng sarili mong time. Gumawa ka ng sarili mong pagkakalibangan. Huwag mong isipin na magiging unproductive ka. Kasi kung isipin mo siyang magiging unproductive ka, talaga magiging unproductive ka.
Instead, humanap ka ng bagay na pwedeng maging productive ka. Narealize ko na isa sa magiging safe haven natin, punta tayo ng somewhere na makikita natin kung gaano ka-great yung Lord, kung gaano ka-great yung Panginoon na sa tipong ganito, katulad nito yung creation niya. Pinapakita kung paano niya pinrovide to, pinakita niya kung paano niya ginawa to. Pinakita kung gaano siya kagaling. Ano pa kaya sa buhay natin, di ba? May mga bagay kasi na hindi natin kayang sagutin. Yung mga bagay na pinagdadaanan natin, hindi natin siya kayang sagutin ngayon lang. Kailangan nating parang maglayag kung saan yun. Nakikita niyo ba to? Ayan. Yung mga linyang yan. Isa yung isla. Nakikita niyo ba yung parang may mga shadow din? Iinang isla din yan. Pero, hindi na siya makita, di ba? Ganyan din tayo. Pagda sa isang lugar ka lang at hindi mo pinuntahan, hindi mo pinagdaanan, hanggang ngayon, magiging isang blurred lang siya. So why not to have the time to go there? Diba? Ganda lang din yung buhay. Huwag nating hayaan na huminto yung oras, yung panahon, yung energy, yung buhay natin mismo sa isang bagay lang. Kung kaya pa natin mag-explore, go. Pwede tayo mag-explore ng tayo lang. Pwede tayo mag-explore na walang kasama. Pwede tayo mag-explore na makikita natin na pwede naman pala na kahit ako na mag-isa. Yung ganun kumbaga. So, sobrang ganda ng buhay katulad ng pagiging maganda ng dapat na to. So, sana umabot kayo hanggang dito sa dulo. Napakaganda ng buhay. Napakasaya. Ang daming pwedeng hanapin or ang daming pwedeng explore. So, isa sa natutunan ko ngayon. Tapos kung may gusto kong gawin, huwag mo lang ilagay sa utak mo. Gawin mo. Just do it. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman magsisisi. Katulad nito, kung hindi ako lumabas, siguro pagsisisihan ko na sana pumunta muna ako sa dagat. Kaya sana lumakad ako. Wala. Ako rin yung magsisuffer. So, ngayon lang is, make a time para sa sarili mo. Me time nga, diba? Ikaw lang yun. At syempre, ang pinaka-the best ka. Habang nag-me time ka, nandun yung iniisip mo na, Lord, salamat po. Salamat sa lahat. Kahit ang mga pinagdadaanan ko ngayon, lahat yun may purpose. So, huwag mong isipin na ang laki ng problema ko. Isipin mo kung gano'ng kalaki si Lord. So, guys, thank you so much for watching. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Hoping to see you for my next video. And may this video give you some inspiration sa life niyo. Kahit onti lang, di ba? So, thank you and see you on my next video.